Hello. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Muli, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ano po, dahil po tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang siya ay ating mapapurihan, mapasalamatan at masambahos sa ating pong mga buhay. Salamat sa Diyos sapagkat naging nakapagpatuloy po tayo sa ating pong paninilbihan sa Kanya sa kabila ho ng lahat na naganap at nangyari po. Unang-una sa ating pong iglesia, kinabibilangan, ano po, at maging po na nangyari po sa ating pong bansa. Gusto at ibig po tayong pabagsakin ng mundo, ibig tayong pabagsakin ng kaaway, ng kalaban, ano po, pero sabi nga, walang makapagpipigil sa mga anak ng Diyos. Patuloy pa rin po tayo maninilbihan, patuloy pa rin po tayo maglilingkod sa Panginoon. Salamat nga ho sa Diyos sapagkat sa kabila ng lahat, ano po, although halos matigil tayo sa ating pong pananambahan, pero gayunpaman ay nagkaroon tayo ng online live streaming at nagpapatuloy pa rin po ang ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. At nasalamat sa Panginoon dahil ito ngayon ay muli nagkaroon tayo ng pagsisimula sa ating pong face-to-face na gawain. Kaya salamat sa Diyos at ito po ay namimiss po ng lahat. Namiss nyo na po ba ang ganitong gawain? Yan, napakasarap kasi, di ba sabi ng Bible, napakasarap na makita na ang mga kapatid ng magkakapatid ay nagsasama-sama na nagpupuri at sumasamba ho sa Diyos. Kaya nga ho, ayaw ng Panginoon na tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya na nag-iisa lang lagi na doon sa kwarto. No? Gusto niya talagang magsama-sama. Kaya kabilang ho yun sa plano at saka sa layunin ng Diyos sa atin, ang tayo po ay magkaroon ng pagsasama-sama sa pagsamba sa Kanya. So hindi ho tayo mapigilan ng sinuman sa ating pong paninilbihan at pananambahan sa ating Panginoon. Kaya nga ho, yung ating pong tema na pinag-uusapan yung the church moving forward. Sa ating pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy lamang po ito ng ating pong series na pinag-usapan every Sunday. Pangatlong topic na po natin ito tungkol po sa the church moving forward. Ngayon po ang ating pong tatalakayin ay challenges to accept. Okay? Challenges to accept. Ang ating pong talata na pinagkunan po ng ating pong pag-aaral tungkol sa moving forward ay Philippians chapter 3 verse 12 hanggang verse 14 kung ating pong babasahin. Sabi po dito, I do not claim that I have already succeeded or have already become perfect. I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won me to himself. Of course, my friends, I really do not think that I have already won it. The one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. I run straight toward the goal in order to win the prize which is God's call through Christ Jesus to the life above. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ko Diyos sa mga masambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa pagkakataon ay binigay mo sa amin upang kami bilang inyo pong mga anak ay patuloy na magpuri at sumambaho sa inyo at pakinggan o Diyos ang mga mensahe mo na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa inyo pong masaganang biyaya, pagpapala at grasya, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan namin ang mga mensahe mo na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo lamang kami, Panginoon, sa magitan ninyo pong mga salita. Salamat po sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Pamamis sa mudalangin, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Okay? Pwede dyan na lang. Okay lang. Okay? Para nakikita po natin yung ating pong PowerPoint. Ano po? So, dito po. Ngayon sa ating pagpapatuloy natin ating pag-aaral tungkol sa the church moving forward, kailabang po yung ang ating pong tatalakay ngayon ay challenges to accept. Ano po? Sa upang makapagpatuloy daw po ang simbahan, kinakailangan may mga challenges po tayong dapat tanggapin. Okay? Narito po sa pagsimula po natin, sabi nga, the saying is basically true.
We are either going forward, standing still, or falling behind. Ano po? Totoo po yun ang kasabihan na ito. Kung hindi ho tayo magpapatuloy, pwede tayong manatili. O kapag tayo po'y nanatili lang, katulad ng nakasakay sa bisikleta, pwede ho tayong bumagsak. Ano po? Kapag hindi ho tayo talagang nakatayo. Ganon din po daw sa iglesia. Sabi nga, nakakalungkot lang. This is also true in the church, in the Lord's church. Ano po? Na kung saan ay ang problema daw po sa ating pong iglesia, sabi ito, many congregation have become complacent and comfortable in standing still. No, minsan doon lang daw nangyayari po sa lupon, sa mga iglesia, ano po, na kung saan ay nakukontento na minsan doon sa pananatili lang yung hindi ho nagpapatuloy. Diba, nakikita po natin kung minsan ay minsan gusto lang natin na mapanatili yung sibahan, pero mayroon talagang gusto ang Panginoon, hindi lang mapanatili, kundi talagang magpatuloy ang simbahan at gawin ang mga layunin ng Diyos para sa simbahan. Okay? Sabi nga, once again, and once we are standing still, sabi nga, kapag tayo po'y nakatayo lamang, everyone passes us by and we begin to fall behind. Oh? Kapag tayo po'y nakatayo lamang, pwede tayong daan-daanan lang at pagkatapos ay pwede tayong bumagsak kung sakali. Kaya doon sa ating pong tema na kinuha po to introduce our theme in Philippians chapter 3, verse 12 to 14, na kung saan ay binasa po natin kanina, sabi nga Paul, yun ang isulat ni Apostol Pablo, ano po? Sabi nga, Paul believed in moving ahead. No? Yun ang paniniwala ni Apostol Pablo, hindi siya naniwala doon sa pananatili lamang. No? Yung survival ba? Hindi yung ganun ang gusto niya mangyari ni Apostol Pablo. Gusto niya na talagang ang iglesia, dahil buhay po ito, kinakailang gumagawa, kumikilos, at nagpapatuloy. At wala hong pwedeng pumigil po sa iglesia. Sabi nga, we cannot rely on our past reputation. Ano po? Hindi tayo manangan doon sa ating pong, kung halimbawa yung church ay dati ay maayos, maganda, tapos okay na yun, kung kontento na tayo doon. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, from day to day, no? Habang tayo po ay nagpapatuloy, mayroon pong pag-unlad, mayroon po lagi mga pagbabago na nagaganap at nangyayari po sa ating pong buhay o maging sa iglesia. Kaya sabi ito, as a church, we need to think about what it takes to move ahead. Kinakailangan pag-isip po tayo, pag-isipan po natin kung ano po ang mga bagay na kailangan po natin gawin o dapat mangyari sa iglesia para makapagpatuloy. Sabi pa rito, we must never be satisfied with the past or believe that what we are doing in the present is all we can do or should do. No? Huwag daw po tayo masatisfy lamang doon na mga bagay na kung ano po yung ginagawa natin sa kasalukuyan, yun na ang kaya natin gawin. Naniwala ko at naniwala ko tayo na mayroon pa tayong maibubuga, mayroon pa tayong magagawa, mayroon pang maraming bagay na tayong magagawa para ho sa ating Panginoon. Amen ba yun? Kaya nga sabi ho ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but continue to grow, no, in the grace and knowledge of our Lord Jesus and Savior Jesus Christ. And po, to Him be the glory now and forever. Amen. Okay? Sabi rito, continue to grow, magpatuloy. Huwag ho manatiling stagnant. Huwag po manatili lamang, stand still, ano po, huwag doon. Huwag lamang manatili doon. Kundi sabi doon, magpatuloy sa paglago tungo po sa pag-unlad ng ating pong pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Okay? Sabi nga, to achieve all the opportunities God gave us to do, we must move forward to meet the challenges of the future. No? Para makamit natin yung mga challenges, ma-meet natin yung mga challenges na yun, kinakailangan magpatuloy ho talaga tayo. Para maabot natin yung mga opportunities na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ito, our focus today is about the challenges to accept. Okay? If the church is going to move forward. So ang ating pag-usapan ngayon ay yung mga challenges na kailangan po natin tanggapin sa buhay kung gusto natin talaga na ang iglesia ay talagang magpatuloy. Okay? At pag-usapan po natin ngayon, meron tayong apat na pag-usapan. Una, the challenge of making a difference in the world. Okay? Yun ho ang unang-una na challenge po para sa atin. Yung maipakita natin sa mundong ito, nakakaiba ho tayo. No? Pag sinabi pong kakaiba, ibig sabihin po noon ay we must not
conform to the pattern of this world, no? Hindi tayo sasang-ayon doon sa takbuhin ng mundong ito. Tayo yung mga tao na dapat sasalungat doon sa mga takbuhin ng mundong ito. Bakit? Kasi tayo po ay mga Kristiyanong buhay at mga anak ng Diyos na buhay. Di ba? Hinahalintulad po nito sa isda. Di ba? Ang isda, halimbawa, kapag patay ho siya at inilagay mo siya sa umaagos na ilog, ano mangyari sa isda? Pag patay ho siya, siya po ay sasang-ayon sa agos o ng ilog. Ano po? Matatangay ho siya. Pero kapag ang isda ay buhay, inilagay mo sa umaagos na ilog, ano mangyari? Siya po ay lalangoy pasalungat. Nakita na ba kayo ng ganon? Sumasalungat po yun. Ganun ho hinahalintulad ang isang Kristiyano. Dahil po tayo ay buhay, hindi ho tayo sumasang-ayon sa daloy ng mundong ito. Tayo po ay sumasalungat sa takbuhin ng mundong ito. Yan ang gusto at ibig ng Diyos ho sa atin. Ibig sabihin, ipakita natin sa mundong ito na talagang tayo po ay kakaiba. Hindi tayo sumasang-ayon sa takbuhin ng mundong ito. Okay? Kaya nga ho, tingnan natin ang passage of scripture na ito sa Matthew chapter 5 verse 13 hanggang verse 16. Sabi doon, "You are the light, you are the salt." Okay? Sabi to, "You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It has become worthless, so it is thrown out and people trample on it. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven." So dito sa ating pong binasa, ay pinapakita ho dito, hinahalintulad tayo doon sa asin at saka sa ilaw. Pero sabi ito, we must be salt of the earth, no? Para makita talaga na tayo kakaiba sa mundong ito, kinakailangan maging katulad daw po tayo ng asin. Ano bang ginagawa ng asin? Siya ho ay pang-preserve, siya po ay ginagamit na pang-palasa. Ibig sabihin, mayroon tayong gamit talaga sa mundong ito. Okay? Then, sabi ito, we must be the light of the world. Hinahalintulad din po tayo doon sa ilaw ng mundong ito o ng sanlibutan ito na kung saan bilang liwanag at ilaw ng sanlibutan ito ay dapat makakitaan po tayo ng kakaiba talaga sa mundo. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo kapariha ng mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Di ba? Napaka-importante po yan sa ating pong buhay bilang Kristiyano. Kaya nga, making a difference in the world. Ano po? Kinakailangan nakakaiba ho tayo bilang Kristiyano. Nakikita tayo ng mundo na talagang kakaiba. Kaya sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are the chosen race, the king's priest, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness and to His own marvelous light." No, tayo po ay mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo po sa kaliwanagan. So yamang tayo tinawag ng Diyos mula ho sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, sabi nga, we need to be different. Ano po? Kinakailangan maging kakaiba ho tayo. Makita sa atin ang pagiging liwanag. People need to see a difference in us. No, dapat makita ho ng tao na kakaiba ho tayo. Ang tanong natin ngayon ay, pag nakita ka ba ng iyong kapitbahay ay nagtataka ba siya? Bakit kakaiba ka? Or napupulaan ka? Ano ang ating pong, na ano mo nakikita ng ating pong mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, ng ating pong mga kaklase, ng ating pong mga katrabaho? Ano bang nakikita nila sa ating buhay? Katulad lang ba tayo sa kanila? Katulad lang ba tayo ng dati? Or mayroon silang kakaibang nakikita sa atin dahil tayo po ay gumagawa ng kakaiba sa mundong ito? Well, mga kapatid, sabi nga, we must show forth God by the things we do. Kinakailangan yung lahat ng ating ginagawa ay maipakita natin, maitanghal natin ang Diyos doon sa ating pong mga ginagawa nito. No? Upang maging kakaiba nga ho tayo. Pero kung ang ginagawa natin ay katulad lamang po ng ginagawa din po ng mundong ito,
Well, wala nga tayong kaibahan ho sa kanila. Kaya mga kapatid, ang challenge sa atin, sabi nga, we must accept the challenge of making difference. No? Kinakailangan tanggapin talaga natin yon, yung challenge ito na maging kaiba sa mundong ito. Then sabi pa rito, that difference must come as we live rooted in and founded on the Word of God. Well, mga kapatid, kailangan po natin maging rooted, kailangan po natin maging founded on the Word of God upang makakitaan po tayo ng kakaibang buhay sa harapan po ng mundong ito. Kasi kung ang mundo ay walang alam sa salita ng Diyos, tapos ikaw ay wala ring alam sa salita ng Diyos, anong kaibahan natin sa kanila? Paano natin may papakita sa mundo na tayo po ay kakaiba? Kaya importante sa atin, mga kapatid, na bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan natin na maging rooted, no? Matuto tayo ng marami tungkol sa salita ng Diyos. Iyon nga nakakalungkot, sabi nga, sometimes Christians have sometimes been silenced by so many things in the world. Yun ang nakakalungkot kuminsan dahil marami daw Kristiyano na napapatigil ng mundong ito. Marami pong mga Kristiyano na nagiging tamimi dahil sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi nila na ipapakita ang kanilang buhay bilang totoong Kristiyano. Ngunit, as a Christian, once again, sabi nga, but we cannot let the world shut us up. We cannot let the world shut us down. We cannot let the world shut us out. And we cannot let the world shut us in. Hindi tayo pwedeng pigilin ng mundong ito. Tayo ay dapat sumulong, magpatuloy, at patuloy natin na parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong buhay. Kaya nga ho, huwag ho tayong titigil. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 58, so then, my dear friends, stand firm and steady. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless. No? Ano sabi? Mga kapatid, maging matatag daw po tayo. At ano sabi? Magpatuloy tayo at maging masipag sa gawain ng Diyos. Kasi lahat ng ating ginagawa, ito'y hindi naman nawawala ng kabuluhan sa paningin po ng Diyos. Kaya mga kapatid, kinakailangan tayo po ay sumulong talaga. I-accept natin, tanggapin natin yung challenge na maging kakaiba ho sa mundong ito. Kaya sabi pa rito, we must not resort to ungodly actions, but must continue to show the world that we have the answers to problems plaguing mankind. Ang mundong ito ay babatuhin talaga tayo ng mga problema, pagsubok, pero dapat nating maintindihan, mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat ipakita natin sa mundong ito na lahat ng problema ay may sagot. Amen ba yun? Lahat ng problema may tugon. Bakit? Kasi mayroon tayong Diyos na siyang kumakalinga at sumasaklulo sa atin at handang tumulong sa atin sa panahon ng mga problema na mayroon po tayo o napagdadaanan natin. Well, katulad po ng mga pandemic na ito, sino sa inyo ang halos gumuho ng mundo nung naranasan po natin ang pandemic na ito? Mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat hindi po tayo kakitaan ng pagkatakot. Bilang Kristiyano, hindi po dapat tayo kakitaan ng mga pag-aalala dahil tayo po ay mayroong Diyos. Alam niyo po, sabi nga ng ibang mga napapanood po natin, nababasa natin sa Facebook, hindi naman talaga ito pandemic. Ito po ay plandemic. No, pag sinabing plandemic, plinano talaga. Kahapon mayroon lang ako napanood, sabing ganon, sa YouTube, ang media ay napakalaki ho ng kanilang kontribusyon para ho sa pagbagsak ho ng ekonomiya ng ating pong bansa. Bakit? Kung inyo pong titingnan, halimbawa, doon sa TV, ano po, sa kanila po ibinabalita, ina-highlight po nila, malaking number, no? Ina-highlight po nila yung kung ilan ng tao yung mga nagkasakit. Pero yung naka-recover, nasa baba, maliit lang na numero. Ibig sabihin, maliit ang pagkasulat. Kung ilan po yung mga bagay na kailangan natin maintindihan, maliit lang pagkasulat. Ang nilalagay na malaki ay yung mga na-infect ng COVID-19 na ito. Anong gustong sabihin ho doon? Sapagkat, kaya nila hina-highlight yung
na apektado ng COVID-19 na ito para takutin daw ang tao. Para takutin ang tao. Actually, yun lang talaga ginagawa sa atin. Tinatakot to tayo. Kaya tayo naman, minsan, natatakot naman. Tuloy, ayun. Eh, kumisan, ayaw na tayo nating lumabas. Pero mga kapatid, sabi nga, mayroon mo nagsasabi na yung COVID-19 na ito ay katulad na ito ng ordinary flu. Ano po? Na kung saan ay oo, nararanasan naman. Bakit? Wala bang namamatay sa dati kapag siya po ay nilagnat, siya ay inubo? Marami din naman eh. Yung nagkakasakit dati. Kaya ganun lang din naman ngayon. Ang problema lang ngayon ay masyado natin itong binibigyan ng din, ng pansin, sa kadahilanan mayroon pong plano sa kabila ng lahat. At ang lahat ng plano na nagaganap, dapat natin maintindihan mga kapatid, lahat ng plano ng mga nagaganap ngayon ay hawak po ito ng mga tao sa na malalaking tao sa mundo. Ano po? At yun ho ay may kaugnayan sa plano ng Diyos. Kung nagbabasa ho kayo ng Biblia, makikita ho nyo, ang ating mundo ay patungo na ho doon sa katuparan ng sinasabi ng Biblia sa aklat ng Revelation. Di ba? Makikita, bibigyan ko lang sa inyo ng konting pagpapaintindi, ano po, na ang dulo nito ay tatakan ng 666. Yun ang dulo ng pangyayaring ito eh. No? Ngayon, ang ginagawa ng tao, o ginagawa ng mga leaders ng ating mundo ay sinasanay ang tao para po sa pagdating ho ng tribulation. Kasi, bagamat hindi tayo kasi kabilang ho doon, siyempre, yung marami ng mga unbelievers kasi, ano po, sinasanay ang tao para pagdating ng tribulation, hindi na ho mahirap ang tao na turukan. Yung magkaroon ng mag-implant ng, for example, ng 666 sa kamay, ano po, pagdating ho ng panahon, ay hindi na mahirapan sapagkat ngayon pa lamang ini-implement na po yung pag-implant ng mga biochips sa ating pong, sa kamay po ng tao. Sa ngayon, ang pagkaintindi lang ho ng tao ay yun ho ay para sa information lang, no? Para ho lahat ng iyong mga so, pera, halimbawa, lahat ng information tungkol sa iyo ay naroon ho sa chips na inilagay sa kanang kamay. Well, sa ibang bansa, ginagawa na po ito. Ano po? Pero sa ating bansa ay hindi pa gaano. Pero sabi nga, marami na rin po mga tao ang nagpapa-transplant na po, nagpapalagay ho ng chips sa kanilang makamay. No? Yun ho ay hindi pa yung 666 yun. Hindi pa po yun. Yun ho ay pagsasanay lamang ho sa tao para ho sa pagdating ng takdang panahon ay hindi na ho mabibigla yung tao sa mga ganong gawain. Eh mga kapatid, tayo ay hindi naman kabilang ho doon sa mga magpapatatak ng 666. No? Kaya kung ating pong titinan, gusto lamang natin sabihin, marami hong pananakot ang ginagawa ng mundong ito. Marami hong ginagawang pananakot. Kaya kinakailangan bilang Kristiyano, makakitaan tayo ng kakaiba sa ating pong buhay upang at huwag tayong sumang-ayon sa takbuhay ng mundong ito. Dapat salungatin talaga natin ang mundo. Di ba? Yun ho ang gusto pa natin sabihin. Sabi nga, we need to fight for our nation, for our communities, and for our schools, for morality, and oppose every evil. No? Kinakasalungatin natin ang lahat, bawat kasamaan, kinakailangan natin salungatin. Okay? Once again, sabi, tulad na natin sinabi kanina, we must not conform to the pattern of this world. Ano po? Huwag tayong sumang-ayon sa takbuhin ng mundong ito. But we must be transformed by the renewing of our mind. Diba? Sa magitan ng pagbabago ng ating kaisipan. Sabi nga, we can change the world the same way God's people have always changed the world. Kaya natin yon. Actually, hindi lang naman tayo ang gumagawa nito na talagang sumasalungat sa mundo. Lahat naman na nampalataya, lahat ng mga Kristiyano, ay yun ho ang ating pong layunin. Ano po? Ay salungatin talaga ang mundong ito sapagkat ang mundong ito, iba ho ang takbo niya. Kaya nga ho, ang paalala ho ng Panginoon, do not love the world nor the things of this world. Yun ho ang sabi sa 1 John chapter 5, chapter 2 verse 15. Ano po?
na sabi roon, huwag daw po mahalin ang ibigin ng mundong ito ni ang mga bagay sa mundong ito. Ang sino man nagmamahal sa mundong ito, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Yun ang palala eh. No? Kaya kinakailangan magpatuloy ho tayo na maging kakaiba sa mundong ito. Yun ang challenge natin. Sabi nga, paano natin mababago ho ang mundong ito? Sa magitan ho ng ating pong, una, by teaching and preaching the gospel of Jesus and changing the hearts and minds of those who live around us. Sa magitan ho po ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos at para mabago ang puso at isipan ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Kasi kung tayo po'y mananahimik na lamang, makikisang ayaw na tayo sa takbuhin ng mundong ito. Kinakailangan manindigan tayo, alamin natin ang tama, at huwag tayo sumang-ayon sa takbuhin ng mundong ito. Okay? Maging si Apostol Pablo, kung ating pong titinan, sabi nga, Paul turned the world upside down. No? Nang si Apostol Pablo, nung siya po ay nabubuhay pa, saan man siyang lugar tumungo, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. Hindi siya natatakot kahit buhay pa man niya ang kapalit nito. Kaya kung ating pong titinan dito sa Acts chapter 17 verse 6, ano po? Nakalagay doon, but when they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city authorities and shouted, "This man, sabi dito, have caused trouble everywhere. Now they have come to our city." Yun, no? Sino pong mga taong ito na sinasabi rito? Si Pablo at saka yung kanyang mga kasama. No, na kung saan, kahit saan daw pumunta si Apostol Pablo, ay sabi ng mga tao na ito, ng mga leaders, authorities, ano po, nasa lugar na kung saan ay naroon si Apostol Pablo, sabi nga nun, kahit saan pumunta si Apostol Pablo, sabi ito, nagdadala daw siya ng trouble. Bakit ito nagdadala ng trouble? Kasi yung pinapangaral ni Apostol Pablo ay salungat doon sa paniniwala ng mga tao na naroon. Okay? Kaya bakit si Apostol Pablo ay gumagawa ng kakaiba? Sapagkat ang pagdating ni Kristo Jesus na ipinapangaral ni Apostol Pablo ay kakaiba nga ho. Kaya nga ho si Jesus at ang mundong ito ay hindi talaga pwede magkasundo. Di ba? Kaya nga yun ho si Apostol Pablo, siya nga, Paul turned the world upside down. Kahit saan siya pumunta, talaga pinapangaral niya. Sabi niya, dumating siya dito para ho magdala ng trouble sa ating pong syudad. Okay? So mga kapatid, ang challenge talaga sa atin bilang mananampalataya, we must accept this challenge, the challenge of making a difference in the world. Okay? Kaya ang tanong ko ngayon ay, nakahanda ba kayo na mabuhay ng kakaiba sa mundong ito? Ayaw nyo? Nakahanda ba kayong mamuhay ng kakaiba sa mundong ito? Alam nyo po, hindi humadali ang maging Kristiyano kung tutuusin. Ano po? Mayroon mga pakikibaka? Mayroon tayong pakikipagsalungat talaga sa mundong ito? Kasi kung sang-ayon na lang tayo ng sang-ayon lagi sa takbo'y ng mundong ito, dati mabibigla na lang tayo, minsan isang araw, binagsak na pala tayo, wala na pala tayo sa tamang landas ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, dapat tayo ay maging kasalungat talaga sa mundo ito. Okay? At mabuhay na tinatanggap natin ang challenge at ang challenge na yon ay making a difference in the world. Okay? Sa pangalawa sa ating pag-aaral na pangalawang challenge ay sabi ito, the challenge of evangelizing our own community. Kung kailangan nating talagang magpatuloy ang church, ang pangalawang challenge po sa atin ay mag-evangelize sa ating pong komunidad. Okay? Sabi nga, most people thought that their community was not open to the gospel of Jesus. Yun ang iniisip minsan na marami po mga Kristiyano, kaya man maraming mga tao, ano po, iniisip nila, sarado ang aming pong komunidad para ho sa Ebanghelyo. At sarado ang aming komunidad para kay Jesus. Diba? Yun ang iniisip. Ayaw makinig ng mga tao, sarado sila, kandado pa sila. No? Minsan ay ganon. Pero sabi nga, is it because of the future of well-planned and well-financed efforts to evangelize the community? Ito ba ay dahil sa walang suporta o pagtustos o walang pagpaplano? Sabi ito, no. Is it because there is so much opposition in the church that no one would listen? Dahil pa,
marami po mga umuupo sa simbahan na gawin ho ang pag-evangelize sa mundo, sa community. Sabi to, no. Is it because the people so hated God or His people that they refused to yield to His will? Sabi to, no. Ano po talagang dahilan kung bakit hindi nakapag-evangelize ang church? Sabi to, it is mostly because the local church simply did not put forth the effort needed. No, dahil hindi ho talagang binibigyan ng diin ng simbahan ang pag-evangelize. No? Kaya humisan ay hindi nakapagpapatuloy. Mga kapatid, sabi nga, we are commissioned to evangelize. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay inutusan ng Diyos para ho humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Tingnan po natin ang mga talata sa Biblia. Mark 16:15 to 16. Sabi rito, He said to them, go throughout the whole world and preach the gospel to all people. Okay? Verse 16, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Kaya paano maliligtas yung tao kung wala humang mangaral? Diba? Kinakailangan po natin na sumunod sa Great Commission ng ating pong Panginoon. Sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang verse 20, sabi po rito, go then to all people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Ano sabi ng Panginoon? Humayo. Di ba? Humayo. Kaya mga kapatid, dapat po natin maintindihan, yun ho ang gusto ng Panginoon sa iglesia. Hindi ho manatili lamang sa loob ng simbahan, kung kinakailang matanggap natin ang challenge talaga na ito upang ang simbahan ay sumulong, ay kinakailangan mag-evangelize sa community. Okay? Hakahanda ba kayo mag-evangelize? Ito, papakita ko lang sa inyo na po sa Muntinlupa. Pinag-aralan po ni Pastor Tino kasi si Pastor Tino yung ating pong head pastor. Siya po ay taga Batangas. Nung siya po ay nandito sa, napunta dito sa Muntinlupa, kasi siya na yung head pastor natin, na-lockdown ho siya. Isang buwan mahigit dito sa Muntinlupa. Hindi siya nakauwi nung nagsimula yung lockdown. Hindi siya nakauwi, isang buwan mahigit. Kaya ang ginawa niya ay nag-fasting na lang siya habang siya nandun. Ano po? Isang buwan siyang nag-fasting. Okay? Yun ho ang ating pong Pastor Tino. Tapos pinag-aralan niya kung ano ang takbo ng Muntinlupa. Inalam niya kung ilan ang population ng Muntinlupa. Tapos sabi niya, pinapagawa sa kanya ng Diyos ay isaturate ang Muntinlupa ng salita ng Diyos. Yung sabi niya, ano po? So, alam niyo, bumili ho siya ng mga Bibles at saka mga tracts. Ang dami. Sabi niya, alalabas tayo dyan sa community, sa buong Muntinlupa. Lahat ng tao, bibigyan natin ng Bible. Bibigyan natin ng tracts. Sabi ko, wow, ang sarap ng challenge na yun para sa kanya mga miyembro. Sabi ko, gawin kayo namin sa San Pedro yon. Nakahanda kaya mga tao dito na humayo at mamigay ng Bibles at mamigay ng babasahin tungkol sa salita ng Diyos? Nakahanda ba kayo? Minsan isang araw, hindi lang tayo mananatili sa loob, lalabas din po tayo dyan para mamahagi lang ng salita ng Diyos. Kaya natin yon. We must accept the challenge if we need to, for the church to move forward. Okay? Narito nga isang illustration. Sabi nga, here is an illustration to help us see this challenge. Sino sa inyo nakakilala sa Coca-Cola? Lahat naman siguro, di ba? Lahat tayo ay, ang Coca-Cola ay familiar talaga. Sa lahat ng mga soft drinks, ito ang pinaka-familiar. Ano po? Sabi ito, Coca-Cola is so well known that you can go into some of the remote places in the world and there you will find bottles of Coke. Kahit saan ka daw pumunta sa mundong ito, saan ka sulok-sulukan ng mundong ito, ay makakakita ka ng bote ng Coca-Cola. Meron ako panood. Ano ba title ng pamagat ng na mayroong Coke na inihagis sa ay bote ng inihagis doon sa eroplano at nalaglag doon sa napulot po ng mga ita ba yun yung meron ganun eh. Ang title doon ng na yun? Ibig sabihin, sa remote area na siya, walang hindi pwedeng marating
ng sasakyan, pero nakasumpong po yung lalaking hubad. Nakahubad eh. No? Tabundok po siya, nakasumpong po siya ng bote ng Coca-Cola. At yun niya, sinamba pa nga niya yun eh. Sapagat noon lang niya nakita yung bote na iyon. No? Kung ating pong titingnan ay iyon ho kasi ang plano talaga ng Coca-Cola. Isaturate ang mundong ito ng kanilang produkto. Ang motto ho ng Coca-Cola ay, sabi ito, think globally but act locally. Yan. Ang kanilang iniisip, buong mundo ay talagang dapat magkaroon ng Coke. Ayan, no? Sabi nga rito, they want to be everywhere but to do it, they know they must take care of each location. Ano po? Gusto nila lahat ng lugar ay magkaroon ng Coke. Sabi nga, no, pero kailangan nilang mapangalagaan yung lugar na iyon. Kung saan man siya ay nagkaroon sila ng produkto nila, no? Ganun ho ang pangarap ho ng Coca-Cola. So dapat ganun din po sana ang church, ano po. Sabi nga, the Lord's church needs to learn this lesson. Kinakailangan maintindihan natin ang lesson na ito. Ibig sabihin, kung isipin man natin, we must think globally but act locally. No? Kung inisip natin, masaturate natin ang buong mundo ng salita ng Diyos, pero magsimula tayo sa ating community. Diba? Ganun ang gusto kong sabihin. Sabi nga, it is good for the church to be involved in mission work, but the most important work we need to be involved in is locally. Kung gusto man natin sino sa inyo gusto mag-mission? Meron bang ano? Meron bang mga calling para ho maging missionary dito? Gustong humayo, pumunta sa iba't ibang mga lugar? Ako gustong-gusto ko yun eh. Yung pupunta ka ng bundok, tapos doon ka mag-share ng Word of God, no? Lalo-lalo na ako'y binata pa. Ginagawa ko po namin yun, pumunta kami sa mga bundok para mag-share ng Word of God. No? Masarap po ang mag-misyon. Masarap po ang mag-misyon. Pero mga kapatid, kung gusto natin makarating sa iba't ibang lugar ng mundong ito, magsimula muna tayo sa ating kapaligiran. Think locally, act locally. Ano po? Think globally, but act locally. Sabi nga, many times our numbers drop because we are more concerned about evangelizing the world than in our community. No, madalas daw po ang kaya hindi ho tayo nakapagliligtas ng maraming tao ay dahil minsan inisip natin yung maraming tao sa buong mundo, pero hindi natin naisip yung ating kapitbahay, hindi pa pala nakakilala sa Panginoon. Diba? Gusto natin doon na sa kabilang ibayo, pero yung ating pong kapitbahay, hindi natin naisip na hindi pa pala siya nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi nga rito, does the community cry out as David did in the long ago? Na anong sigaw ni David? Sabi nyo, no man cared for my soul. Sabi sa Psalms 142 verse 4. Wala hong nagmamalasakit sa aking kaluluwa. Naranasan po yon ni David, ano po, at that time. Baka nga mamaya, yun pala ang sinisigaw ng mga tao natin na nasa ating kapaligiran, na wala hong nagmamahal sa kanila, wala nagmamalasakit sa kanila. Well, mga kapatid, hinihintay tayo nila at inuutusan tayo ng Diyos. Sabi nga, this gospel is best spread into the world one community at a time. Tama po yun, di ba? Bago natin marating talaga ang mundo, magsimula muna tayo sa ating komunidad. Sabi pa sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life and he that wins souls is wise. Okay? Siya daw po na nakapagliligtas ng kaluluwa, siya po ay matalino kung tawagin. Mga kapatid, yan ho ang pangalawang challenge po sa atin. To evangelize our community. Tungkol tayo sa pangatlo na challenge. In order for a church to move forward, the challenge na pangatlo ay the challenge of developing leaders. Yan. The challenge of developing leaders. Kaya nga ho, yung ating pong tema nitong ating pong darating na February 25 na National Leaders Assembly ay
to raise up or raise up a new breed of leadership. Pag sinabing new breed, ito yung may mga turok, may mga bakuna. Na kung saan ay nakahandang sumagupa. Mga leaders na handang sumagupa sa COVID-19. Nakulagot kayo. Well, mga kapatid, sabi ito, have you ever thought about who will lead the church 10, 20, 30 years from now? Naisip po natin, sino kaya ang susunod na magiging pastor dito? Kasi kami, kami na mga, ako bilang pastor, may edad na. Yung aming pong mga elders, lalo may edad na. Well, ang tanong natin ay, sino kaya ang susunod na magiging leaders ng simbahan? Mga kapatid, kailangan po mayroon pong successor ang simbahan. Kaya ngayon, ang pangarap ni Pastor Tino, upang ang simbahan talaga ay magpatuloy, kinakailangan makapag-train ng mga bagong leaders. To train or raise up a new breed of leaders. Kaya nga ho, ang tanong natin, after 10 years, sino na kaya ang magiging pastor dito? After 20 years, sino na kaya ang magiging pastor dito? After 30 years, sino na kaya ang magiging pastor dito? So, palagay ko, hindi na ako. After 30 years, baka hindi na ako kasi, ano na ako ngayon? 55. After 30 years, 85 na ako, uugud-ugud na ako dito. Ayun ko, kung makikinig pa kayo sa akin, mga kapatid, makikinig pa ba kayo? Ah, ganun na ako magsalita. Kinakailangan meron ng mga energetic na mga ano na mga tagapangaral ang salita ng Diyos. No, bagamat hindi ho tayo ay nakailangan mag-resign, pero kailangan natin mayroong mga bagong leaders na ma-raise up talaga sa simbahan, okay? Sabi nga, Paul invested himself in training Timothy and Timothy was to do the same with other faithful men who would in turn invest themselves to train others. So yun ang ginawa ni Apostol Pablo. Trainin niya si Timoteo. At ang ginawa naman ni Timoteo, nag-train siya ng mga tao na yung mga tao trainin niya ay may kakayahan din i-train yung ibang mga tao. Di ba ganun ang leadership eh? No? Yun ho ang gusto na mangyari po sana natin sa ating pong simbahan. Ang challenge po natin ay we must develop leaders. Okay? Sabi ang Christian leaders must develop future leaders. Kaya pakinggan na lang ho natin yung ating pong ano, mga mensahe sa darating na February 25 doon sa mga leaders. Ano po? Kasi meron tayong leadership, National Leaders Assembly. May mensahe po kami doon patungkol sa leadership. Okay? Kaya mga kapatid, kailangan po natin tanggapin ang challenge na ito na mag-develop po ng leaders. Sabi nga, leaders are not trained by accident. They are developed every day. No? Yun daw po ang leaders. Ano po? Hindi po siya basta na lamang accidenting na ikaw ay magiging leader na, kundi ang sabi to, pagiging leader ay nade-develop po yan araw-araw. Kaya kinakailangan lang talaga mayroong commitment. Kaya sabi rito, just as there is a responsibility of the leaders to train, there is also responsibility of followers to be trained. No, kung gusto man, bagamat may responsibilidad po kami ng mga leaders na talagang mag-train, pero mayroong responsibilidad din po ang mga miyembro na sila ho ay magpa-train. Dahil kung gusto nga namin mag-train, pero wala namang magkukumit na magpapa-train, wala namang magkukumit na magiging pastor. Alam mo, simula nung pumunta ako dito sa San Pedro, ano po, tinitingnan ko na kayo kung sino kaya ang pwede kong maging assistant pastor dito. Sino kaya ang gusto kong maging paaralin ko sa Bible school? Sino kaya may taong gustong talagang maging leader someday? Nakatingin ako sa mga kabataan. Kaya lang, hanggang ngayon ay nagpe-pray pa rin po ako na talagang sana mayroong mag-volunteer. Lumapit man lang sa pastor, gusto kong mag-pastor. No? Gusto kong mag-pastor. Naalala ko nung kami po ay nasa Las Piñas, ay meron po kaming kabataan ho doon na taga Palawan, naka-attend po siya doon sa amin. Baptist po siya doon sa Palawan, pero hindi siya yung baguhan pa lang talaga siya sa pagiging Kristiyano. Ano po? Kaya nung umattend po doon sa church, nakasama po namin mga ilang panahon lang. Tapos ngayon umuwi na ho siya sa Palawan, tapos doon na siya namuhay.
Eh, minsan isang araw, kinumusta pa ako, Pastor, kumusta na po ang church dyan sa Las Piñas? Sabi ko, okay naman. Eh, ngayon, eh, sabi niya, marami akong pangarap sa buhay, pero hindi ako pinayagan ng Diyos na matupad yung mga pangarap ko sa mundong ito. Kasi mayroon daw siyang panawagan. Lalaki yun eh, mayroon daw siyang panawagan sa Diyos. Kaya ngayon, marami siyang tanong. Nagtitik siya sa akin, marami siyang tanong sa akin. Ano bang kaibahan, sabi niya ganun, ng JGL? O kailan ba, unang tanong niya, kailan ba nagsimula ang JGL? Tapos pangalawang tanong eh, ano bang kaibahan ng JGL sa Pentecostal? Nako, mga doktrina na pinagtatanong na. Kaya ibig sabihin, itong taong ito ay willing ho siya na talagang matuto. Eh, hindi ko pa sinasagot yung kanya hong tanong. Well, mga kapatid, sana mayroon pong mga ganun mga tao ano po, na naisip nila, tinatawag sila ng Diyos sa ministeryo. No? Kinakailangan magpa-train talaga sila para maging leaders. Okay? Sabi nga, the best leaders have good followers. No? Yun po ang pinaka-the best na leader. Mayroon siyang tagasunod, mabuting tagasunod. Then sabi to, good leaders first learn to be good followers. No? Ang isang mabuting leader, siya po ay nagiging mabuting tagasunod muna. Mahirap po ang maging leader na hindi marunong sumunod. Tandaan po natin mabuti na kung ano'y tinanim natin, aanihin din po natin yan. Kung ikaw ay hindi marunong sumunod, pagdating ng panahon na ikaw na yung leader, hindi ka rin susundin. Aniwala kayo. Aanihin mo yun. Diba? Kaya kinakailangan as a leader, kinakailangan magsimula ka na matutong pasakop at sumunod sa iyong leader. Doon ho magsisimula ho yun eh. No? Pagkatapos ho, pag ikaw na ang naging leader pagdating ng panahon, ganun din ang gagawin sa iyo nung iyong mga tinuturuan o mga sumusunod sa iyo, sila din po ay magpapasakop sa iyo. Well, mga kapatid, sabi nga, some leaders are born leaders, but most leaders are made or trained. Ito, challenge ko lang sa inyo, ano po, pakinggan niyo mabuti. Mayroon po mga tinatawag na born leaders. Pag sinabing born leaders, sila po yung mga prinsipe, no, magmamana ng trono. Yun ang mga born leaders talaga. Ipinanganak sila sa mundo ito na leaders talaga. Pero, dapat natin maintindihan, karamihan po ng mga leaders ay trained and equipped lamang. Hinubog lamang po. No? Kaya lamang ho nagiging leader kasi mayroon pong taong nag-train sa kanya, mayroon po siyang inspirasyon na magusto maging katulad siya noon, at mayroon pong taong nag-mentor ho sa kanya kaya siya naging leader. Actually, ako hindi pa ako born leader. Ano po? Ako po ay, nung ako ay nag-aaral sa school, ay hindi ako nangunguna sa school. Hindi ako nangunguna sa mga ano, sa mga activities. Ano po, ako'y magaling sumunod. Ganun ako. Magaling sumunod. Kaya lamang, nung ako'y naging Kristiyano, nakita ko yung pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, sabi ko sa aking sarili, gusto kong maging katulad niya. Nangarap po ako. Nangarap po ako na maging katulad niya. Then, mula noon, it takes 10 years for me to be like him. No, na nangangaral sa pulpito. 10 taon po yun. Mula nung ako ay nangarap, 10 taon po yun bago po ako tumayo sa pulpito, bago ako naging pastor. So, ibig sabihin, 10 taon po akong hinubog ng Diyos bago po ako naging pastor. Kasi nakakilala ko sa Panginoon, 1985, doon po ako nangarap, sabi ko, gusto ko maging katulad niya. Mula ho noon, ay nagpatuloy ako sa paninilbihan sa Diyos. After 10 years, 1995, naging pastor po ako. Tumayo po sa pulpito. Well, mga kapatid, ang gusto po nating sabihin ay marami hong mga leaders ay hinubog lang, train lang, mentor lang. Kaya huwag mong isipin, huwag mong alalahanin kung ikaw ay hindi born leaders, wala kang kakayanan, wala kang ability. Meron ka, sabi nga, every one of us has a potential. Lahat tayo, pwede tayo maging leaders. Ayun ba yun? Sabihin po natin sa ating katabi, pwede ka. Totoo naman talaga yun. Lahat tayo, mayroon tayong potential. Kaya huwag lamang tayo paatras. Yun na kailan, we must accept the challenge of being a leader. No? Tinatanggapin po natin.
para tayo po ay matrain. Okay, panghuli na lamang po sa ating pag-aaral na pang-apat na challenge ay the challenge of following God's word. Ito ho ang isa sa mga challenge na kailangan po natin gawin, yung sundin ng salita ng Diyos. No? If you need to for the church to move forward, no po, gusto natin talaga sumulo ang iglesia, sabi to, we must accept the challenge of following God's word. Bakit? Kasi kapag hindi po natin sinunod ang salita ng Diyos, alam mo nangyari? Ang iglesia ay posibleng bumagsak, ang iglesia ay posibleng malihis. Ano po? Kaya nga ito ang laging pinangahawakan ni Pastor Tino, ano po, ang ating pong head pastor. Sabi niya ganun, siyempre kami ng mga pastor, may mga marami kaming mga inputs, ano po, minsan may mga pastor po tayo na talagang may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang sariling kaisipan. Pero kung ating pong titinan, itong ating pong head pastor, sabi niya ganun, lahat ng pagpapatakbo na iglesia sa Jesus the Giver of Life, ikinakailangan ipatianod sa salita ng Diyos. Yun ang gusto niyo mangyari. No? Ipatianod sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ho susundin ang salita ng Diyos at ang tao lang ang masusunod, sabi niya, kung ako lang ang masusunod, pwede kong gawin at pairalin ang kamay na bakal sa iglesia. Pero kinakailangan sundin ang salita ng Diyos. Alam niyo, Pastor Tino, ganun lang ho yun. Da, parang patingin natin sa kanya, parang hindi siya magaling na leader, kumbaga. Pero hindi niyo alam, ang background ho noon, bumubuhat po yun ng truso. Matapang po yun. Yung, sabi niya, sabi nga, yung poste ng meral ko, binubuhat niya mag-isa yun. Mabigat to yun. Ganun ho, kalakas yung taong, wala hong kinatatakutan yung taong yun. Sabi niya, kaya kong pasundin kayo kung gugustuhin ko. Pero hindi ko gagawin dahil kinakailangan ang masusunod ay ang Diyos, ang kalooban ng Diyos at ang salita ng Diyos. Yun ang dapat masunod. Kaya challenge po sa atin yun bilang mga mananampalataya, ano po, na kinakailangan, kung gusto natin na talagang sumulong ang iglesia ng tama at maayos, kinakailangan sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, there is a movement in the church today to abandon scripture as our authority. Okay? Meron na po mga simbahan na gusto nilang iwanan talaga ang ebanghelyo, yung Biblia, bilang sole authority. Ano po? Pinaka-pangunahin na otoridad. Okay, tinan po natin. Sa atin, sa Iglesia ng Jesus, the Giver of Life, ang pinaka-authority talaga natin, pinaka-pangunahing authority, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Yun ang sinusundan natin ng mga aral at mga practices at pananampalataya natin pong sinusundan nang gagaling lahat sa banal na kasulatan. Hindi katulad ng ibang mga simbahan na mayroon silang ibang libro na sinusundan para sa kanilang doktrina. For example, ang Iglesia ni Cristo ay mayroong pasugo dito na yung Mormons ay mayroong Book of Mormons. Ang mga Jehovah mayroong Watchtower. Yun yung kanilang mga sinusundan, aral ando doon ho. Pero sa atin, sa Jesus the Giver of Life, ang ating sinusundan, Biblia talaga. No? Ang Bible ang siyang ating pong sole authority na kung saan lahat ng ating pong ginagawa, practices at lahat ng ating mga ginagawa ay nakabatay po sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, ano po? All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness. So, yun po ang gamit po ng salita ng Diyos. Pag sinabing all scripture, ito po ay from Old Testament going to the New Testament. From Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Revelation chapter 21, yung pinakahuli, talata. Lahat ng yun ay inspired by God. Ano ibig sabihin ng inspired by God? Ang salitang inspired ay kinuha po sa salitang Greek na theopneustos, nang ibig sabihin noon ay hiningahan ng Diyos. Sa ibang salita ay
binigyan ng Diyos ng buhay. Okay? Binigyan ng buhay. Kaya lahat ng nakasulat sa Biblia, ito ho ay salita ng Diyos. Ito ho ay binigyan ng buhay ng Diyos. Alam niyo po, doon ho minsan nagkakaroon ng controversy, ano po itong pagkaintindi po nito. Take note, mayroon dalawang klase ng pagintindi sa Bible. Yung tinatawag na exegesis at saka yung eisegesis. Pag sinabi mong exegesis, ay palalabasin mo yung kahulugan ng Biblia ayon sa sinasabi mismo ng Biblia. Pag sinabi pong eisegesis, mayroon ka ng kaalaman, tapos ipapasok mo doon sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia. Yung eisegesis po yun. Pero sinusundan natin yung exegesis. Yun ang tama na pag-interpret ng Bible. Okay? Kaya mayroon pong mga nagsasabi, na, kaya nagiging controversial, mayroon pong nagsasabi, totoo ba talaga na lahat, all scripture ay inspired by God? Lahat ba talaga yan ay kinasihan ng Diyos? Binigyan buhay ng Diyos? Di ba hindi naman lahat ay salita ng Diyos yan? Mayroon din naman salita ang tao dyan? Mayroon din naman salita si Satanas dyan? O ano sagot nyo? E pang maka-encounter kayo ng ganyan. Well, mga kapatid, lahat ng iyan ay salita ng Diyos. Naintindihan nyo ba? Nakuha nyo ba? Kapag inintindi mo ito sa eyes of Jesus, ang makikita mo ay ang Biblia ay mayroong salita si Satanas, mayroong salita ang demonyo o ang tao. Pero pag inaral mo ito at tiningnan mo ito, ininterpret ito sa exegesis, lahat ng iyon ay salita ng Diyos. Okay? Na ang ibig pong sabihin ay ganito, hindi naman porke may salita si Satanas doon ay iyon na ho yung actual na kung saan ay during the time na nagsasalita si Satanas ay sinusulat na ho, nire-record na ho halimbawa ni Mateo. Hindi po ganun eh. Di ba? Ang sinasabi lamang po dito, sinasabi ng Biblia, nung kasalukuyang sinulat ni Mateo, yung halimbawa yung Matthew chapter 4 verse, yung tungkol sa, ano, may salita si Satanas doon. Yung sinasabi ni Satanas na, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. For example, ano po? Iyon ho ay sinulat ni Mateo, tapos na ho ang nangyari. Tapos ang kaganapan, sinulat ito ni Mateo dahil ito ho ang pinapasulat sa kanya ng Diyos. Naintindihan? Para mabuo yung kwento. So, ibig sabihin, yung paragraph ay nanggaling ho sa Diyos yun. Kaya yun yung scripture. Ano po? Na kung saan ay kinasihan ng Diyos. Sabi ng aklat ng Pedro, wala hong nakasulat sa Biblia na hindi nanggagaling sa Diyos. Lahat ng yun ay galing ho sa Diyos. Naintindihan? Parang katulad, diba, nagko-converse tayo, nag-uusap tayo ng ganon, kasi yan man taga-record. So, kanyang sinusulat yung ating pinag-uusapan. So, nung inilagay na ito sa Biblia, okay? O halimbawa, inilagay sa isang kasulatan, so, hindi niya maisusulat yon hanggat hindi siya kinasihan ng Diyos. Diba? Hindi niya maisusulat yon hanggat hindi siya kinasihan ng Diyos. Kaya ang Diyos ang nagdikta sa kanya para maisulat yung ating pong pinag-usapan. Parang ganun yun eh. Diba? So, hanggat hindi ginusto ng Diyos, hindi maisusulat yon. Eh, ginusto ng Diyos yun eh. Kaya kung mayroon mang salita si Satanas doon, mayroon mang salita si ang mga tao doon sa Biblia, yun ho ay salita ng Diyos pa rin. Ginusto ng Diyos na maisulat yon at yun ay kanyang kinasihan. Kaya nga ho, ang challenge talaga sa atin, sundin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga ho, huwag lamang po yung sa pagsunod natin ay nulit ko, huwag po yung eisegesis. Kasi baka mamaya, pag eisegesis ang iyong pagkaintindi ay pag halimbawa, binuklat ng Biblia na sumpungan mo, nabasa mo ay si Judas ay nagbigti. Oh, yun ang nabasa mo. Eh, tapos sasabihin mo, ay, pwede mo pala magbigti, sabi ng Biblia eh. Tapos nung nagbukas ka pa ulit eh, kung ano man inisip mo, gawin mo na agad. Yun ulit ang iyong nabasa. Eh, yun niya, pwede pala. Eh, yun ang malaking problema. No? Kapag eisegesis yung ating pong paggamit o pag-interpret ng Bible. Kaya sa atin, mga kapatid, napaka-importante ng pag-intindi sa Biblia at ang challenge sa atin ay sundin talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Sabi nga, but as for the church to move forward, we need to let the Bible be our foundation of truth that we believe and practice. Okay? Kinakailangan ang Biblia po
siya po yung ating foundation of truth. Siya po yung ating pong talagang sinusundan, ano po, sa ating pong pananampalataya at maging sa ating pong mga ginagawa, ang salita ng Diyos. Okay? Sabi pa rito, notice what the Bible says about the importance of God's Word. Tingnan natin, ano po ang halaga ng salita ng Diyos ay sinasabi ng Biblia? Una, sabi ito, we must be careful in observing God's Word. No? Maging maingat po tayo sa pagtanaw sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 12, verse 32, now as to everything I'm commanding you, sino nagsasalita? Ang Diyos. I am commanding you. You must be careful to observe it. Don't add to or subtract from it. No? Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya nga sabi ito, pangalawa, we must not add nor subtract to God's Word. Huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan. Kaya importante yung pag-intindi natin sa salita ng Diyos. Kapag dinagdagan natin, ano sabi ng Biblia? Proverbs 30 verse 6, don't add to His words or He will rebuke you and you will be shown to be a liar. Magiging sinungaling kapag dinagdagan mo ang salita ng Diyos. Di ba? Ito ay magiging salita na ng tao. Okay? Then sabi pa rito, there are consequences for those who will add and subtract the Word of God. Mayroon pong consequences. Kapag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, kapag binawasan mo, mayroon pong consequences yan. Ano po sinasabi ng Revelation 22, verse 18? I warn everyone who hears the words of the prophecy in this book. If anyone adds anything to them, God will strike him with the plagues that are written in this book. No? If anyone takes away any words from the book of this prophecy, God will take away his portion of the tree of life and the holy city that are described in this book. So, ano sinasabi? Kapag dinagdagan mo at kapag binawasan mo, mayroon pong consequences. So, ano sabi rito? We must be a people rooted on the Word of God. So, bilang mga Kristiyano, lalong-lalo ng mga taga Jesus the Giver of Life, sabi ito, we must be rooted on the Word of God. Sana tayo po, ganun po tayo, no? Tayo po ay nag-ugat o pinag-ugatan ng salita ng Diyos. Ano ba tama? Nag-ugat sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ay founded talaga tayo sa salita ng Diyos. Dapat kahit sino man ang sumagupa sa atin, kahit sino man ang magtanong sa atin, kaya natin sagutin. Kahit sino man ang makipagdebate sa atin, ay kaya natin ipagtanggol ang salita ng Diyos. So, kinakailangan maging rooted po tayo sa salita ng Diyos. Ano paraan ba? Paano tayo maging rooted sa salita ng Diyos? Sabi ito, we must study hard on the Word of God. Ang kapatid, mag-aral ng mabuti sa salita ng Diyos. Alam niyo po, sa atin, dapat kung talagang totoong Kristiyano tayo, hindi po sapat sa atin yung magbabasa lang ng Bible. Kinakailangan, kung pag nagbasa ka sa Biblia, pag bulay-bulayan mo itong mabuti, pag isip-isipan mo, kinakailangan pag-aralan mong mabuti ang Biblia, yan, at higit sa lahat, kinakailangan ipraktis mo ang Bible, ang sinasabi ng Biblia. Isa buhay mo. No? Yun ang napaka-importante. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano siya sabi? Study. Pag-aral. Pag-aralan mabuti ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan ho ito. Okay? Maliban doon, sabi nga, we must also hold on to the word of God. Kinakailangan panghawakan din. Pinag-aralan mo at hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos. Kaya nga, katulad halimbawa na sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 15, ano po, so verse 1, verse 2, nakalagay doon, sabi ni Apostle Pablo, naligtas kayo sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo. Kung, sabi doon, ito ang napaka-importante, kung pinanghawakan ninyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo. Kaya importante yung panghawak po doon, yung paninindigan mo, yung pananatili mo doon sa iyong natututunan sa salita ng Diyos. Baka mamaya, nung nasharean ka ng Word of God, ay ligtas ka na.
Pagkatapos nakarinig ka ng isang aral na hindi ka na pala, hindi ka pa pala ligtas. Ngayon sabi, uy, hindi pa pala ako ligtas. Mga kapatid, pag hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka pwedeng maligtas nga. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung talagang nananangan kayo sa ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo. Kaya importante yung salitang kung doon eh. No, yung ito yung ano, yung kondisyon para ikaw talaga ay maranasan mo ang tunay na kaligtasan, yan ang panghawakan mo ang tungkol sa mga sa iyong natutunan at napakinggan. Kaya sabi ito, we must hold on to the word of God. Okay? Ang halimbawa nito ay sa Matthew chapter 15 verse 9, sabi ito, their worship of me is empty because they teach human rules as doctrines. Sino po yung sinasabihan po dito ng ating Panginoon Jesus? Ito yung mga scribes o Pharisees and scribes, ano po? Sapagkat yung salita ng Diyos, yung law of Moses, itinuturo nila sa tao. Kasi kung ating pong titinan, yung law of Moses, ah, hindi naman yan lahat ay salita ng Diyos, ano po? Mayroon po doon mga doktrina ng tao. Ibig sabihin, may mga kautusan doon, may mga turo doon na gawa na lang ho ng tao. At sabi ito, ini-implement po ito ng mga Hudyo doon sa mga tao at itinuturing po nila na ito ho ay doktrina. Eh kung ating pong titingnan, kaya doon galit na galit ang ating Panginoon sa mga Pariseo dahil yung turo ng tao ay itinuturing po nila na doktrina o katuruan ho ng Diyos. Yun ho ang naging problema sa mga Pariseo at mga Eskriba. Kung kaya yun ang dahilan bakit si Jesus ay galit sa mga Pariseo at mga Eskriba noon. No? Kasi ang mga katuruan na kanilang sinusunod ay yung mga katuruan ho ng tao. Yan. Kaya mga kapatid, sa atin, hindi ho ganun. Dapat maintindihan natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia, yun lamang ang ating pong paniniwalaan at susundin at hindi po yung mga katuruan ng tao. Kaya sa atin, alam po naman natin sa ating mga Pilipino, marami po naman tayong mga pamahiin kung tawagin, ano po, na kung saan ay mabilis tayong maniwala sa mga pamahiin. Di ba? Sapagkat iyon na nakagisna natin. Pero hindi po dapat. No? Yung mga pamahiin, kung hindi ayon sa sinasabi ng Biblia, yun na hindi dapat nating sundin. Okay? Kaya sabi pa rito, he who does the word of God will be blessed. Siya na nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya hindi lamang natin pinanghawakan, kundi isinasabuhay pa dapat ang salita ng Diyos. Sabi ito, sino mang nagsasagawa ng salita ng Diyos, siya ay pagpapalain. Ano sabi ng Luke chapter 6 verse 46? Why do you keep calling me Lord? Lord, but don't do what I tell you. Bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Pero hindi niyo naman ginagawa yung sinasabi ko. Sabi po ng Panisus, I will show you what everyone is like who comes to me. Hears my words and acts on them. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung saan hinahalin tulad ng isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Siya ay katulad ng ano? Taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, bumagyo, bumugso ang malakas na hangin at ang bahay na iyon ay nanatili sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ganun ho hinahalintulad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Then sabi pa rito sa James chapter 1 verse 22, keep on being obedient to the word and not merely being hearers who deceive themselves. So, maging tagasagawa daw tayo ng salita ng Diyos. Huwag lamang maging tagapakinig. Kapag gano'n natin ginagawa, tagapakinig lang, anong sabi ng Biblia? Anong sabi ni James? Dinadaya natin ang ating mga sarili. Okay lang ba? Nadayain natin sarili natin? Siyempre, dapat hindi, di ba? Dayain mo na lang iba, huwag lang sarili. Joke lang yon. Huwag ho kayo mandadaya. Masama yon, bad yon. No? Sabi rito, huwag maging taga-pakinig lamang. Tayo ay maging taga-sagawa ng salita ng Diyos. Then sabi pa rito sa verse 23, for if anyone hears the word but is not obedient to it, he is like a man who looks at himself in a mirror and studies himself carefully and then goes off and immediately forgets what he looks like. So verse 25, sabi ito, but the one who looks at the perfect law of freedom and remains committed to it,
thereby demonstrating that he is not a forgetful hearer, but a doer of what that law requires, will be blessed in what he does. No? Ang sino man daw po na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lang siya tagapakinig, kundi tagasagawa nito, siya ang lahat ng kanyang ginagawa, siya pagpapalain sa kanyang ginagawa. No? Kaya kung gusto natin pagpalain talaga ng Diyos, anong sinasabi ng Biblia? Maging tagatupad sa salita ng Diyos. Yun ho ang pang-apat na challenge po para sa atin. No? As a church, as a Christian, we must accept the challenge to follow the Word of God. No? Sundin talaga natin ang salita ng Diyos. Kaya kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, eh magiging katulad lamang tayo ng batingaw na umaalingaw-ngaw, ano po, at hindi ho nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Eh mga kapatid, napaka-importante po ng mga challenges na ito. Sa ating pagtatapos, sabi nga, for the church to move forward into the future, every member should be involved. Lahat daw po ng miyembro ay magiging involved. Hindi lamang yung pastor, hindi lamang po yung elders, hindi lamang po yung mga leaders, kundi pati lahat ng members maging involved para po sa pagpapatakbo ng simbahan. Amen ba yun? Kaya ibig sabihin, kabilang po tayo doon. Lahat tayo. Tingnan po inyong katabi, sabihin mo, kabilang ka dyan. Kasama ka dyan. Yan, di ba? Kasama tayong lahat. Sabi nga, since we are the church moves only as its move, as its people move. Kaya kung yamang tayo po ay isang iglesia, ang iglesia ay susulong kapag yung mga miyembro mismo ay talagang susulong. Gagalaw ang iglesia kapag ang miyembro ay gagalaw. Di ba? Kaya nga ho, kinakailangan po natin ma-involve lahat sa pagpapatakbo ng simbahan. Okay? Sabi nga, all these challenges are personal challenges to each one of us. Lahat ng challenges na ito ay challenges po ito para sa bawat isa sa atin. At ano po yung mga challenges na yon? The challenge of making, number one, making a difference in the world. Pangalawa, the challenge of evangelizing our community. Pangatlo, the challenge of developing leaders. At ang pang-apat, the challenge of following God's word. Okay? Kaya ba natin yon? Mga challenge na yon? So, yamang tayo po ay kabilang sa iglesia, dapat magkaroon po tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit po sa iglesia ang ating kinabibilangan. Basahin lamang po natin ito na sabi nito, this is the Lord's church. It is composed of people like me. Tingnan po natin. Ay, wala. Ayan, this is the Lord's church. It is composed of people like me. Sabi ito, it will be friendly if I am. So ang church magiging friendly kapag ikaw na miyembro ng simbahan ay friendly din po. Amen ba yun? Sabihin po sa ating katabi, you must be friendly. Oh. Ibig sabihin noon ay huwag kang mga away. Ha? Dahil pangalawa, it will do great work if I work. No, ang simbahan ay gagawa ng great work. No? Kapag ikaw mismo nakabilang sa iyong simbahan, ay talagang gagawa nito. Okay? Pangatlo, I will make generous gifts to many causes if I am generous. Okay? Sabihin po natin sa ating sarili, I will be generous. I will be generous. Amen. Okay? Then sabi pa rito, it will bring others into its fellowship if I will bring them. So, mapupuno lamang po, ano po, ng tao ang simbahan kapag ikaw mismo ay magdadala ng tao sa simbahan. Okay, its seats will be filled if I fill them. No? Mapupuno yung mga upuan kapag ikaw mismo ay magpupuno sa kanila. Then, it will be a church of loyalty and love of faith and service if I who make it what it is am filled with this. No? So, magiging church po tayo na loyal, mapagmahal, ano po, may pananampalataya at maninilbihan kapag tayo po na mga mananampalataya sa ilalim po ng iglesia ito ay puno, ay tinataglay natin ang lahat ng katangian ito. Yung loyalty, yung pag-ibig, love, yung faith, at saka service. Therefore, sabi nito, with God's help, I dedicate myself to the task of being all these things the church should be.
Basahin po natin sabay-sabay itong pang-pito. Therefore, with God's help, I dedicate myself to the task of being all these things this church should be. Diba? Amen ba yun? Yes. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The last question is, will you accept the challenge? Tatanggapin niyo ba ang challenge na ito? Yung apat na challenges na yon? O sige po, para sumulong po ang iglesia, kinakailan tanggapin natin ang challenge na yon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Hallelujah. Bago tayo manalangin, tayo po muna ay umawit ng isang awit sa ating pong Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos, kayo ay dakila at tapat. Salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, aming Ama muli, dahil kayo ang Diyos na tumawag sa amin at inilagay mo kayong Panginoon sa inyong pong iglesia, particularly dito sa iglesia ng Jesus, the Giver of Life, Christian Church, San Pedro. Salamat po, Panginoon, aming Ama, dahil tinawag mo kami upang maging kabahagi, Panginoon, sa inyo pong iglesia, na kung saan, Panginoon, ay ang iglesyang ito ay inyo pong minahal at patuloy pong papakadalisayin po ninyo, Diyos. Salamat po dahil kayo po ay may plano, Panginoon, sa iglesia ng Jesus the Giver of Life, San Pedro. Salamat po dahil sa kabila ng mga problema at pagsubok na naranasan ng iglesyang ito, at maging ng mundong ito, Panginoon, aming mananais, pigilan at pabagsakin, Panginoon, ang inyong pong iglesia.
narito kami po ay pagpapatuloy pa rin sapagkat alam po namin, Panginoon, hindi po ang Diyos ng mundong ito ang aming pinaglilingkuran, kundi kayo na Diyos ng kalangitan, Diyos na buhay, noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, hayaan mo, Diyos, na kami bilang inyo po mga anak ay matuto lamang tanggapin po ang mga challenges sa aming po mga buhay kung ibig namin na sumulong po ang inyo pong iglesia. Tulungan niyo po kami, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Hayaan mo, Diyos, na maggawa po namin ang mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, sa aming Ama, ang inyo pong iglesia, ang Jesus, the giver of life, San Pedro. At ang lahat ng kabilang po dito, Diyos, mula sa inyong lingkod bilang pastor, tungo po sa mga elders, mga leaders, at maging po ng mga miyembro, Panginoon naming Ama. Kami po ay patuloy mong pakabuklurin, Panginoon naming Ama, sa isang pag-ibig at pananampalataya at paninilbihan sa inyo, upang ang iglesia mong ito ay sumulong at tumungo po sa kaganapan. Pagpalain niyo po, Diyos, sa aming Ama, ang buhay ng bawat isa sa amin na narito sa umagang ito, naglaan ng oras at panahon upang ikaw ay purihin at sambahin at luwalhatiin at pasalamatan. Salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, o Diyos, na magsama-sama muli sa aming pong pananambahan. Patuloy po ninyong pagpalain, o Diyos, sa aming buhay. Sa oras na ito muli, tanggapin niyo ang aming papuri, pagsamba at pagluwalhati at pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ni Jesus, pangamisa mo talangin. Amen and amen.